Hello mga bay sa mga kapiso wifi ko dyan. Welcome to another video. So ngayon mga bay, hindi tayo gagawa ng piso wifi. Ang gagawin natin ngayon mga bay is magwa-wiring ng tubig machine, ATM machine, automatic tubig machine. Ito yung dalawang wawiring nga natin mga bay. Dalawang unit ng tubig machine. Tapos ito yung ni-repair ko dati, di pa dineploy pabalik. Tapos yun mga bay, itong design na to is actually sa akin to mga bay. Si dati nag-assemble din ako ng mga tubigan. Pero yun nga, ngayon di na ako nakagawa ng mga box kasi nagbo-board lang ako dito mga bay. Nasa boarding house lang yung tinirahan ko. Kaya di na ako makagawa-gawa ng mga box. Kasi kailangan kasi nito mga bay is meron kang space para makagawa ka ng ganito kahaba ng mga ano, ng mga box. So ngayon is ang kaya ko lang is piso wifi. Kasi maliliit lang yung mga box eh. Kaya sa ngayon mga bay is ano lang, wiring lang tayo mga bay. Yung kontrata natin is wiring lang. Itong design kasi nito mga bay, binigay ko to na design kasi humingi sa akin yung may-ari nito na hingi siya ng design sa akin kasi yun nga, ipapasok to sa bidding mga bay kasi doon to sa City Hospital ilalagay. Kaya dapat presentable at ano, simple lang. Kaya yun yung binigay kong idea sa box mga bay. Tapos nag-agree naman yung may-ari kaya ito yung pinagawa niya sa ano, sa carpintero. Ang role natin ngayon mga bay is wirings lang. Yun, mamaya mga bay, kabit natin yung mga ano, mga parts sa ilalim. Ito yung ano niyo mga bay, paglalagyan ng water dispenser. May header siya, dito ilalagay yung hot and cold na sticker. Tapos yun, dito tayo sa power supply mga bay. Chichik natin yan mamaya kung tama ba yung accurate ba yung 12 volt na output niya. Check natin yan mamaya mga bay. Ito na yung ginawa nating power supply mga bay, bridge type power supply. Naikabit na natin lahat. Ganito yung gagawin natin mga bay para makakuha tayo ng DC output 12 volt. Sa ngayon is yung gamit kong transformer mga bay is 2 ampere. 2 ampere to. Medyo malaki-laki to compare sa ginagamit ko doon sa piso wifi. Kasi 1 ampere lang yun. Ito ngayon is 2 ampere kasi dalawang pump yung susupplyan niya tsaka dalawang timer tapos dalawang coin slot din. Medyo magagamit talaga to mga bay itong transformer na to, pero kayang kaya na yun kasi 2 ampere siya eh. Tsaka di naman masyadong malakas yung ano, yung water pump tsaka water timer. Gagana lang yung water pump pag ano, masusuplayan lang siya pag may naghulog, pero kung wala, steady lang yung ano. Yun mga bay, ganito gumawa ng power supply. Yun mga bay, double check natin yung ginawa nating power supply mga bay. Kukuha na natin siya ng reading. Saksak natin siya mga bay. Medyo maingay dito mga bay, pasensya na kasi mayroong pisunit dito eh.
check natin yung reading niya mga bay kung mayroong 12 volt. Kailangan pumanggap siya ng lagpas dito mga bay sa atin. Pag magpas dyan, ibig sabihin nasa 12, more than 12 siya mga bay, 12 volt yung nasa gitna, yung 10. Yun mga bay, pumalo siya nasa 14 volt siya, 14 volt mga bay. Okay, yung ginawa nating power supply mga bay. Okay, dito deploy na to sa ilalim ng box. Ito mga bay, kabit natin dun sa tubig machine. Okay. Kabit natin yung stainless mga bay. Dito natin ilagay yung coin slot mga bay. Ito yung position niya. Yun mga bay, andito tayo sa mga spare. Ito yung mga kailangan natin para sa pagbuo ng ATM machine. Hot and cold yung gagawin natin mga bay. Dalawang timer, dalawang water pump kasi nakasiparate po mga bay. Tapos isang transformer na 2 ampere. Gagawin natin siyang power supply. Ito yung gagawin natin mga bay, gagawa lang tayo ng power supply kasi kung CPU type na power supply is hindi kasya dun sa box. Maliit kasi yung box mga bay. Tapos dalawang coin slot na piso. Tapos hose na magkaiba mga bay. Ito is sa cold. Tapos ito naman is sa hot. Itong klase ng hose mga bay na para sa hot is gamit to para sa shower. Pwede itong gamitin para sa hot mga bay. Tapos siyempre kailangan natin sa AC connection, outlet, tugang, plug, tapos wire, tsaka switch. Ito mga kailangan natin mga bay sa pagbuo ng ATM machine. Yun mamaya magwa-wiring tayo mga bay. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Yun mga bay, tapos na natin ikabit yung outlet tsaka yung transformer. Lalagay na natin yung dispenser mga bay. Lalagay na natin siya. Yun mga bay, tapos na natin mailagay yung water dispenser. Sunod natin is itong timer mga bay. Ito na yung pinaka importante para na makita nyo, para kasi ito yung nagkocontrol sa ano eh, para gumana yung tubig machine. Ito yung mga bay, ito yung timer, ito yung utak niya. Dito sa ano mga bay, sa board ng ano timer is meron siyang ano COM, start, ground, tsaka 12 volt. Tapos dito sa output is meron siyang relay na merong COM normally on tsaka normally close. Gagawin natin mga boys, lalagyan natin tong ano normally open ang ground. Ija-jumper natin tong mga boys.
ito yung dapat yung makita para matuto kayo kung paano mag-build na. Yun, ikakabit naman natin yung ground, mga bay. Dalawa to, mga bay, dalawang wire sa coin slot tsaka sa power supply sa transformer. Tapos ito yung ano, mga bay, dito naman yung isang wire. Ito yung wala tayong ano, wala tayong ibang kulay ng wire, kaya ito yung gagamitin natin ano, signal nya dito sa start natin ito ilagay. Tapos ring cable, mga bay, ating kalimutan. After nito, mga bay, lalagay natin yung jumper. Yun, mga bay, lalagyan pala natin ng wire papuntang water pump dito sa jumper, mga bay. Ha? Hindi mo may study mo wala. Nagalitan yung may ari, mga bay. Ha? Hindi na study na burag na tawa raman mo diha. Anak niya. Dito ang gagaling yung negative, mga bay, ng ano, negative supply ng ano, water pump. So nga pala ba, mga bay, yung gagamitin natin is dalawang timer, kasi yung gagawin natin is hot and cold. Hot and cold yung gagamitin natin, mga bay. Yun, mga bay, pa medyo patapos na tayo sa pagwa-wiring. Ang pinaka importante lang ninyong malaman, mga bay, is yung dito sa timer kung saan natin nilalagay yung jumper niya sa pagwa-wiring. Dito, mga bay, sa likod is from negative, mga bay, ilalagay natin to dito sa common ng relay, mga bay. Ito yung jumper. Tapos yung ito naman, mga bay, sa normally open is papunta to ng ano, ito yung negative ng motor, water pump. Dito yan, mga bay. Ito yung pinaka importante yung malaman, yung kasi ito yung itong timer, ito yung magkocontrol ng ano, ito yung magkocontrol dito sa water pump after ma-credit, mga bay. Paghulog nila, ito yung gagana, tapos water pump. Yun, yun yung pinaka-importante, mga bay. Yung sikretong malupit. Dito nyo siya yung jumper, mga bay. Negative ng transformer to water pump. O to kumo ng relay. Tapos yung out is normally open papunta ang water pump. Yung mga bay, wiring na natin siya, pero sa ngayon, mga bay, di ko na masyadong may pakita sa inyo kung paano mag wiring kasi isang kamay lang gamit natin, mga bay. Hawak tayo sa cellphone. Importante, mga bay, is makita niya yung kung ano yung technique dun sa timer kasi ito naman yung magkocontrol, mga bay. Dito sa ano, kung mga, may idea na kayo, mga bay, is magigits nyo na yung kung paano siya i-wiring, mga bay. Tsaka dito sa transformer is kung may idea na kayo, mga bay, is alam nyo na yan kung paano i-wiring. Yun, mga bay, tatry natin yung hot. Ililipat lang natin siya pababa, mga bay.
Try natin yung hot. Yun. Sumirit na siya mga bay. Sumirit na. Ulit ulit. Hot and cold. Hot and cold. Yun. Yung final mga bay. Tingnan natin kung sakto lang. May kunting tapon. Yun, sakto lang. May kunting tapon. Hot water mga bay. Yun mga bay. Tapos na po natin wiringan mga bay. Accomplish na po yung gawa natin sa pagwawiring. Yung hot and cold mga bay is finish na. Nagawa na natin mga bay. Sa mga nakapanood dyan, sana is may nakuha ko yung idea mga bay sa pagwawiring. Kung paano. Paki-subscribe lang po at paki-hit lang notification mga bay, para ma-update kayo sa susunod nating mga video mga bay. Maraming salamat.